Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang swerteng ibibigay sa iyo ng butiki. Bago ko po simulan ay nais ko munang ipaalaala na pakisend po sa aking FB Messenger ang mga pangalan na aking babanggitin, ang inyong complete name at address para sa giveaway. Ito po ay si Josefina Pascua, Elizabeth Rios, Lina Surio, Angelina De Andres, Mario Cesar, Rowena Borlagdan, Trinidad Cindy, Ellen Seth, Tess Libosta, Mario Cesar, Kiko Balaguer, Karenina Sionson, Rowena Lopez, Juvie Piad, Liza Toleco, Richard Cabero, Romeo Alonte, Mami E, Lorena Ramos, Malon Ivag, Chris Mar Literal, Kawaiseya Vlog, Michelle Lugtu, Wena Gavino, Annalyn Taylor, Marilyn Marcos, 13 Day, Cheryl Arcillas, Shirley Canlas, at Fe Osenar. Patuloy pa rin po akong namimili ng mga pangalan para sa mga karagdagang bibigyan ko ng giveaway na horseshoe, lucky bracelet, at pati na rin po ng citrine. Maraming salamat po. Naniniwala ka ba na sa bawat kilos ng isang butiki ay mayroon nitong kahulugan o nais na ipahiwati? May katotohanan nga ba na ang maliit at malamig na hayop na ito ay alaga ng Diyos? Yan ang madalas na sinasabi ng mga nakatatanda na ang butiki raw ay alaga ng Diyos at siyang sugo upang ang mga kilos natin ay mabantayan. Pero ano-ano nga ba ang mga gawin ng isang butiki na binibigyan rin ng iba't ibang kahulugan? Isa na rito ang pagtuktok ng butiki na ang ibig sabihin daw ay mabubulilyaso ang iyong mga plano o may mga nais kang hindi mo magagawa. Ang paghuni o pagtiktik naman ng butiki sa iba't ibang parte ng iyong bahay ay mayroong kahulugan din. Tulad na lang na kapag sa kusina mo ito narinig, maghanda ka na ng pera dahil mayroon kang pagkakagastusan. Kung sa kwarto naman ay magkakasakit ka o sino mang miyembro ng pamilya. Kung ang huni naman ito ay narinig mo sa pintuan, ang ibig sabihin ay mayroong bisitang paparating. Kapag naman sa bintana, ay sulat ang darating. Kapag ito naman ay nasa labas ng pinto na halimbawa ay nasa paso o anumang bagay na nasa harapan ng iyong bahay o kaya naman ay sa inyong terrace o beranda, ang ibig sabihin ay papalabas din ang pera o kaya naman ay mayroong manghihiram o mangungutang sa iyo. Kung sa salas naman, ang ibig sabihin nito ay kinakailangan mong magpahinga. Kapag naman daw naiputang ka ng butiki o nahulugan ng dumi nito, halimbawa ay sa iyong kamay, ang ibig sabihin nito ay swerte, mayroong biyaya o oportunidad na paparating. Kung sa ulo ka naman ito nadumihan, ang ibig sabihin ay mayroong bagong idea kang maiisip. Kung sa balikat mo bumagsak ang dumi, ay mayroon kang paparating na pasanin, kaya't mas makabubuting paalisin mo ito agad at kumatok ng 3 beses sa kahoy upang hindi ito mangyari. Kung makakakita ka naman ng butiki na nadikit sa isang madikit na bagay, o kaya naman ay naipit at hindi makaalis, kapag tinulungan mo raw ang butiki, ay papalitan niya ito ng swerte bilang pasasalamat. Pero alam niyo ba na maaring gawing pampaswerte sa negosyo at pera ang butiki na mayroong 2 buntot? Ang pangyayaring ito ay isang uri ng genetic disease. Kung papalarin ka na makahuli ng butiking may 2 buntot, kunin ang buntot nito at hindi na kailangan patayin pa ang butiki dahil kusa namang napuputol ang buntot nito kapag hinawakan. Patuyuin mo ito sa araw at saka itago sa pulang tela o red pouch. Ito ay iyong tatago sa iyong wallet o kaya naman ay sa lagayan ng iyong kita kung ikaw ay mayroong negosyo bilang pampaswerte. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala tungkol sa butiki na maaaring makapagdala sa iyo ng swerte. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat po.